1 Corinthians chapter 15 verse 58. O sabay-sabay po nating basahin, begin. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, pag-aaralan po natin ang titulo ng mensaheng ito, Your Labor is Not in Vain. So mga kapatid, marami na po mga tao ngayon na ginawa na nila ang lahat sa pagtatrabaho, sobra na nilang pagod sa trabaho, nag-work hard sila, nag-overtime lahat, pati yung limit ng katawan nila, hindi na kaya. Gumagawa sila para sa mundo, pero the end of the day, wala pa rin kwenta ang kanilang mga ginagawa. Ang kanilang ginagawa ay para lang sa kanilang sarili. Ang kanilang mga ginagawa ay para lang kumain, uminom, lahat na. Pero never sila, yung mga tao sa labas, nagtrabaho para sa Panginoon. At I thank God, nandyan kayo. Yeah. Isa lang natutunan ko sa mission namin na napakahirap mag-mission. Sinuwaling yung paso pag magsabi siya ang sarap sa mission, kalokohan po yun. Pag sinabi niya, napakasaya sa mission, of course, totoo masaya. Pero nandoon yung hirap, nandoon yung sakit. Bilang mga Kristiyano, kayo din naman, nararamdaman nyo yung paghihirap. Pag hindi ka nakaramdam ng paghihirap, hindi ka Kristiyano. Lalawain po ng Panginoon, may paghihirap at may saya. Nandoon yung paghihirap sa gawain. Pero napakasaya sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, sinabi ng Apostle Pablo, bago niya sinabi, your labor is not in vain in the Lord, meron pa siyang mga sinabi. Sabi niya, sa mga tuwid, iniibig kong mga kapatid, kayo ay magpakatatag. Bakit pinili ni Pablo na kailangan natin magpakatatag? Kasi po, pag sa nasa gawain ka ng Panginoon, hindi madali. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, pag ikaw ay tunay na Kristiyano na, hindi madali. Napakadali po ang maligtas. Ang kaligtasan, isang gano'n na, pwede ka nang maligtas, pero yung ibuhay mo, yung pagiging Kristiyano, hindi po madali. Why? Baka mamaya, ako, bilang ako, masasinasabi ko dahil experience mo. Dahil alam ko, bilang isang Kristiyano, napakahirap. Lalo na bilang isang pastor. Lalo naman ang bilang isang pastor's wife. Di ba? Mayroon yung mga kapatid. Kaya nga salamat sa Panginoon, hindi tayo kagaya ng iba na non-believer na ginagawa nila yung mga bagay na para lang sa mundo. Tayo ginagawa natin yung para sa Diyos. Pero mga kapatid, sabi na ko sa Pablo sa dulo, your labor is not in vain. Lahat po ng ginagawa natin, hindi masasayang. Alam mo, kahit naglagay ka lang ng isang pako dyan, nagpukpo ka ng isang pako dyan, basta ginawa mo yan para sa Panginoon, hindi masasayang yan. Kung ang pako lang nakapagsasalita, sasabihin sa'yo, Sister, salamat, dinalam ko sa gawain ng Panginoon, salamat dito mo ko ilagay sa gawain ng Panginoon, salamat at narinig ko yung kantahan para sa Panginoon. Amen? Kung dinala mo yan sa bahay mo yan, sasabihin mo, sana nag-church na lang ako, ang ganda ng mga songs to. Amen. Amen. Okay, number one, your labor is not in vain. Number one, stay focused to the work. Sometimes kasi, bilang nagtatrabaho, yung focus natin sa Panginoon, pag nag-work na tayo, minsan yung focus natin sa Panginoon, nawawala na. Minsan kung saan tayo pumunta, yung focus natin sa Panginoon, nakakalimutan na natin. May pagkakataong ganyan. Diba? Marami po doon sa mission namin, Pastor, kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Sige, pag-pray kita, maging faithful ka sa Panginoon. Mag-stay ka lang dito, i-bless ka ng Panginoon, focus ka lang sa paglilingkod. One, isang buwan, dalawang buwan, paso, may trabaho na ako, amen. Stay ka pa rin sa paglilingkod. Dalawang linggo, nag-stay saan? Sa work.
Focus na sa work eh. Hindi na sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, kung offend ako sa hindi, hindi na ako magpipray ng word para sa iyo. Stay focused to the word. Despite all hardship. Mga kapatid, hindi madali. Meron dyang pain. Meron paghihirap sa gawain ng Panginoon. Hindi ka lang isang miyembro na magdadala ka sa gawain ng Panginoon ng isang papo at sasabihin mo, Brad, pakipokpok naman ito. Brad, ikaw na lang maglagay. No! Kung anong dinala mo, ikaw magkakabi. Amen? Sa mananatili mo sa gawain ng Panginoon, may kabigatan. Huwag mo sabihin, basta simula na naging Kristiyano ako, wala akong bigat, wala akong pain na nararamdaman, basta okay ako. Hindi ako totoo yun. Kaya ka nga nandito para maging malakas. Kaya ka nga nandito para mag-charge ka sa buhay Kristiyano mo. Kasi bakit po, pag wala ka na sa church, pag nabas mo na na sa Sunday, pupunta ka na sa work mo, Monday, Tuesday, babalik ka ulit ng Miyerkules. Para saan? Para mag-charge. Amen? Tayo nga, pag cellphone, okay, huwag mo nang gamitin na. 3% na lang ang isa charge ko. Inintag yung reply niya, no? Amen? Ayaw natin malaw ba? Hanggat maaari pa nga, meron ang cellphone na mabibili with power bank. Pag-charge mo, yung power bank, nandun na sa likod niya. Hindi mo kailangan dugtungan ang wire. Diba? Gusto natin pang matagal ang lakas eh. Amen? So, stay focused to the work. Mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, dapat mag-stay ka pa. Dapat manatili ka pa rin. Kahit anong nararamdaman mo, disappointment. Sa mga pangako, how many times na akong pinangakuan? Marami lang mga pastor na nangako sa akin, bago pa lang ako sa misyon. Ang nakita ko lang talaga na seryoso ng pastor para sa misyon, Pastor Jerry. Doon ko na nararamdaman kay Pastor Jerry na talagang mahal niya yung gawain ng Panginoon. Mahal niya yung mga missionary, mahal niya yung mission, basta naglilingkod sa Panginoon, mahal niya. At na-adopt niyo yun, mahal niyo yung mga missionaries. Salamat sa pagmamahal. Na nalaman niya na nagpatuloy ako sa gawain, tinawagan niya ako, may support ka sa amin. Sometimes, yung disappointment ko sa mga tao, maging kayo, nag-disappointment kayo sa mga pangako nila. At pag dumating ang disappointment sa buhay mo, doon ka na manghihina, nandun ka na discouraged ka na, nandun ka na na parang ayaw mo na. Stay ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Stay ka pa rin sa gawain ng Panginoon na meron inigay sa'yo. Lagi kong sinabi sa mga mate sa amin, ikaw ang pinaka-importanting tao sa araw ng linggo. Eh, huwag ka mong pagsin. Suffering, despite of suffering. Mga kapatid, minsan tatamaan yung physical na katawan mo. Minsan magkakasakit ka. Minsan yung mental mo magkakasakit. Hindi naman dumating sa point na mababaloy pa, pero stress ka na sa mga bagay na dumating sa iyo. Anong gagawin mo? Magpapatuloy ka pa ba? Kaya sabi ni Apostle Pablo sa una, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable always. Bakit kapatid? Hindi yung madali. Ang pagiging Kristiyano, hindi yung mamamalengke ka lang. May dala kang listahan, bibili ka, anong bibili mo, tapos uwi ka na. Hindi yung ganun. Kaya nga may paalala si Apostle Pablo. Sabi niya sa mga tuwing, iniibig ko, mga kapatid, kayo ay magpakatatag. Magpakatatag. So, ibig sabihin talaga, pagiging Kristiyano ay may bagyo. May unos. Pag isang pamilya may unos, sa magkakapatid may unos. Sa lahat ng aspeto ng buhay, inuunos ko tayo.
Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, magpakatatag. Kaya nga, focus ka lang sa gawain kaya dumating sa buhay mo. Number one, stay focused to the Word. And number two, invest the work. Invest the work. Una, all things you invest for God's work will not be wasted. Mga kapatid, lahat ng inilagay mo sa gawain ng Panginoon, hindi masasayang. Naglagay ka ng pako, hindi masasayang. Naglagay ka ng mga maliliit na bagay sa gawain ng Panginoon, nagdala ka o nung madadala mo sa Panginoon, lahat ng dinala mo, maliit man o malaki sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, the best. Ang pinakamaganda na mag-invest ka sa Panginoon. Hindi kung saan-saan. Marami pong mga scammer dyan, nag-invest ko iba. Maraming Kristiyano na scam. Bakit? Pag sinabi na, oh, may ano doon, 30% ibabalik sa'yo for 3 months. Nagbigay ng 3 million and 3 months, babae. So mga kapatid, kung mag-invest ka hindi naman, sa gawain na ng Panginoon. Amen? Amen. Bakit? Kung mamamatay ka lang din naman, mag-invest ka na sa Panginoon. Amen. Mag-invest ka na para sa Amen? Amen. Sabi ko sa mga matatanda doon, bibili tayo ng kabaong. Bakit? Pag namatay ako gagamit. Pero ikaw muna mauna kasi matanda ka na, ikaw na gumamit. Yeah. Huwag tumupukas ako, sige ako nalang gagawin. Mga kapatid, hindi natin alam ang buhay natin. Kaya mga kapatid, ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa Panginoon ay hindi masasayang, kaya huwag po tayong mag-anilangan na magdala sa Panginoon. Amen. Ano ba pwede natin i-invest sa Panginoon? Una, invest your time. Sabi ng Amerikano, time is gold. Pero hindi naman nagbibenta. Sabi naman ng mga Pilipino, time is late. Yeah. Time is late. So, pangbalit, invest mo yung time mo sa Panginoon. Pag kailangan ka sa gawain ng Panginoon, punta tayo. Pag kailangan ka na pastor, talaga muna dito kapatid, may gagawin tayo para sa church, ito ang gagawin natin, dapat nandun tayo. Kasi nag-invest tayo sa Diyos at hindi kung kanino ma. Amen. Invest your time. Amen. Mga kapatid, nagsila ang buhay. I-google na natin sa Panginoon. Yung lakas mo ngayon, malakas ka. Bukas, makalawa, mahina ka na. Huwag kang nakabase sa tingin ng physical na anyo mo. Oy, malakas na ako, okay lang ako, pero yun pala, hindi ka na okay. Naalala ko noon, akala ko okay ako. Niloloko na ako ng mga kaibigan ko, pastor. Sumasakay kami sa sasakyan, akala ko okay lang ako. Sabi sa akin, every time na may gasoline station, pastor, pasuyo, makipaghaga, iihi ako. And then, narinig sa akin lang, at kahihinahihin, magpa-check up ako. So, okay lang ako, wala akong sakit. And then, magpa-check ako, meron pala akong bato sa bato. Sabi mga sa akin, mag-pampers ka na lang kaya. Diba? Sabi nga po, sabi mo, bilang lang kita ng pampers, sponsor na yung adult. Sabi ko, huwag naman, magpa-check up muna ako. So, mga kapatid, kung may sino ang buhay, gusto ko sabihin sa inyo, akala mo wala kang sakit, pero meron pala. Akala mo okay ka, pero hindi pala. Akala mo napakalakas mo, pero hindi pala. Ang lakas mo, ginagamit mo sa iba, hindi sa gawain ng Panginoon. Yung time mo, mas marami sa iba, konti sa gawain ng Panginoon. Amen? Faithful na members pag umaattend ang prayer meeting. Napatunayan ko yan, sabi siya naman. Kaya members na nandito, invest your time to the work. Kalawa, invest your kindness. Yung kabutihan, yung pagmamahal na meron kayo sa pastor ninyo, ipagpatuloy nyo. Kung mag-invest lang din naman kayo sa
ito na wala na ba patutunguhan? Mag-invest na kayo sa mga manong ibigay niyo, anong kaya niyo ibigay? Pastor, mas mahal ko ang pamilya ko, wala akong masama doon. Pastor, mas mahal ko itong gamit na ito, wala akong masama doon. Pero ang katanungan dito, saan ba o sino ba mas mahalaga? Baka mamaya, maling investment yung napuntahan ko. Nalala niyo sa Luke chapter 12, nasabi ng isang mayaman doon, ito na aking gagawin at marami akong ani. May bangko siya eh. Sabi niya, sisirahin ko yung bangko ko, yung barn niya. Pag sinabing bangko, taguan ng pera. Pag nagtatago ka ng bigas, nagbabangko ka ng bigas. Pag merang itinago mo, nagbabangko ka ng pera. Kaya nagbangko siya, ang sabi niya, ito ang gagawin ko, pwede lang mabuhay sa isang taon. Kumain, minom, magsaya, wala na akong ibang gagawin. Ang sabi ng Panginoon, ang sakto, sabi ng Panginoon, tanga. Nabasa niya yun? Thou fool. Sa Tagalog, tanga. Ang mas masakit, mangmang. Magkaiba ng words, magpalas ng words lang yun. Bakit siya naging tanga nung mga oras na yun? Mali, nag-invest siya saan? Sa kanya sarili. Nalala niyo ba sa Luke 16? Ang sabi ng Bible, Luke 16 verse 19, ang sabi doon, may isang mayaman na nagsusuot ng napakandang magandang damit at sa araw na pamumuhay niya ay very expensive na pamumuhay. Every day na pamumuhay siya na sobrang mahal ng kanyang mga gamit. Pero walang time sa Panginoon. Hindi siya nag-invest sa Panginoon. Mga kapatid, ang dami ng gastos ninyo sa inyong mga sarili. Never kayo yung iba hindi bumibili sa okay ngay. Yung iba hindi bumibili ng may tatak. Bumili nga ng Apple, fake naman, may kagat. Diba? Ang mahal gumagastos ng 20,000 para sa sarili. Na masyal, halagang 30,000 para sa sarili. Nag-invest lang para sa sarili. Pero para sa gawain ng Panginoon, ang sasabihin natin, sige, sa kanya lang pag magsweldo ako, sa kanya lang pag magkapera ako, pero pag sa gawain na para sa kanya, sasabihin ka, mag-iipon ako para mabili ko yan, sama po sa sarili ko yan. Gawain po ito ng Panginoon. Hindi po ng pastor lang ninyo. Amen. Gawain ko ng Panginoon na may pastor na ibinigay sa inyo at may templo na binigay para sa pastor. Amen. 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 Invest your treasure. Saan? Sa gawain. Huwag kayong matakot sa pag-i-invest nyo. Hindi ako natutuwa ng giving. Mag-invest kayo. Kaya ko itong sabihin sa inyo dahil sinabi ko ito ng Sunday sa mga members. Doon, kung meron kayo pera sa bangko ninyo, kunin niyo yung kalahati, ibigay niyo sa gawain ng Panginoon. Makikinabang ang gawain ng Panginoon. Hindi ako. Ano sa ako? Hindi ako napakinggan ng mga members. Napahingan niyo ba ako? Tumawa lang sila. Seryoso ang salita ng Panginoon. Kung mag-invest ka na lang din sa gawain na ng Panginoon. Alam niyo ba na meron sinabi ang Panginoon? Matthew chapter 6 verse 20 ang sabi niya. But lay up for yourselves treasures in heaven. Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Sabi ng Bible, maglagay na tayo ng mga mayamanan, mag-invest na tayo sa langit. Bakit po? Your investment to the world will last for eternity. Mga kapatid, pag nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, ito lang yung tumatagal na hanggang sa langit.
sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba yung tenfold, hundredfold, ibabalik sa inyo ng Panginoon? Di ba? Iba yung, iba kasi yung Bible pag tumubo. Ang mentality kasi ng mga tao, may mayaman naman dyan, bakit ako pa? Era yung point. Bakit ako pa? Sila na lang. Bakit ako pa ang kailangan? Eh, nandiyan naman sila. No. Dapat sabihin mo, ako ang kailangan. Hindi sila. Pag sinabi mo kasi sila naman, magiging madamot ka sa sarili mo. Pero pag sinabi mo, ako. Pag ginamit mo yung word na ako para sa gawain ng Panginoon, the more na magiging humble ka at mapagbigay ka sa ng Panginoon. Sasabihin ng pastor, okay, may commitment tayo. Ako, pastor, magbibigay ako ng ganito. Ako, pastor, and then mo ginamit yung words na siya na lang, sila na lang, mas nakakangat sila. Nalala ko, may isang member doon sa amin, pastor, wala kaming pera. Iba naman yan, si brother, may pera. Sabi ko, brother, hindi ganun. Ikaw, gagamitin ka ng Panginoon. Pero pag dito pa lang sa utak mo, mag-stop na yung blessings sa utak mo, wala na rin blessings niya. Bakit? Hindi ka gagamitin ng Panginoon para sa gawain ng Panginoon. At yung nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, the more silang binibless ng Panginoon. Amen. Amen. Wala pa ako nakita nagpagamit sa Panginoon, naghirap. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Bakit? Sabi ni Pablo, sabi niya, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable. Di ba? Nagpakatatag sila eh. Nag-stay kasi sila sa gawain ng Panginoon. Focus kasi sila sa gawain ng Panginoon. At yung pleasure na meron sila, nabitwes sila para sa gawain ng Panginoon. Amen. At maging kayo din naman. Akala mo mga kapatid, akala nyo na hindi kayo magpapalain ng Panginoon. Hindi ka man maging milyonaryo sa mundong ito. Ang sabi ng Bible, sa langit may matatanggap. Sabi ng Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the word of the Lord. Last, the prophet of your work. Financial gain. Alam mo pala na ang Bible, buksan yung Bible niyo, Proverbs 14:23. Pag nag-invest ka, hindi pwedeng wala kang kita. Hindi pwedeng lugi ka. Walang nag-invest sa gawain ng Panginoon na nalugi. Walang tumulong sa Panginoon sa gawain ng Panginoon. Walang nagmahal sa pastor. Walang nagbigay sa pastor ng tolo na nalugi. Kung lugi kayo sa gawain ng Panginoon, palis na tayo! Tama? Sabi ko sa mga member doon, members, pag lugi tayo sa gawain ng Panginoon, pag hindi tayo binibless at nagtatapat ka, magsialisan na tayo! Pero never nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. Alam na mga member doon na hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. Marami ng times na ilang ulit na ako nagsabi na mag-iwit na ako sa gawaan ng Panginoon. Ito yung mga realidad ng mission na wala kang support. Iniisa, walang nag-support sa'yo. Ni pamilya, walang nag-support sa'yo. Nag-pray ako sa kina, Lord, bigyan mo ako ng pagkain. May nakita akong tinapay sa kalsada. Yun ang kinain ko. Naka-plastic bell eh. So, sabi ko, Lord, ano ba yung papakain mo sa akin? Ano ba yan, Lord, bakit? Sige, nag-pray naman ako, Lord. Sinagot mo ito. Tinapay, nasa kalsada. Nagdala ako ng tubig, magsosorbiting ako. May nakita akong tinapay. Tumingin muna ako kung wala bang tao. Paano man? Nakalakas libo ko, darap ko ng tinapay. So, dinampot ko yung tinapay, nilagay ko sa bag, parang normal lang ang pangyayari. Pag-uwi ko ng bahay, tinain ko. At nagpasalamat ko sa kanya, Lord, thank you.
pinoprovide mo ang aking pangailan. Maraming pagkakataon na gusto ko na talaga mag-quit. Meron akong barya na 5 piso. Sabi ko, kung ikakain ko ito, discourage pa din ako. Pumunta ako sa piso net. Simula nung first time ko nakilala ang Panginoon, narinig ko yung song, Amazing Grace. Yan ang favorite song ko na na-convert ako sa Gatos. Ulit-ulit kong pinakinggan ng Amazing Grace, yung lungkot na nararamdaman ko sa buhay. And then isang araw, isang oras, tumawag sa akin si Pastor John. Maraming ginagamit ang Panginoon para manatili ka sa gawain na ito, maging ganito. Kaya yung investment mo sa Panginoon, merong pakinabang. Hindi ka magiging talunan. Ang sinasabi niya po sa Pablo sa dulo, your labor is not in vain in the Lord. Alam mo, hindi naman magbibigay sa iyo yung boss mo. Yung boss na ibibigay sa iyo, sahod lang naman. Pero ang Diyos ang magbigay sa iyo, masigit pa sa pangangailangan mo. Kaya lang mga kapatid, pag mag-invest ka, pag gagawin mo, lahat kayo, may bangko kayo, lahat ng members ng church na ito, may mga bangko kayo, kunin niyo yung kalahat ito, ibigay niyo sa Panginoon. Sabi kapatid, mayroong prophet yun. Isang araw, magkaka-church building yun. Honestly. Kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Lord, agad ang sinabi ko sa mission, Lord, meron akong pera sa bangko, ibibigay ko sa iyo ang kalahat para sa gawain ng Panginoon. Ibe-bless ka ng Panginoon. At hindi, huwag ka nang magulat kung magkaka-church building kayo dahil ikaw ang ginamit ng Diyos para sa gawain. Amen? Tinuturuan mo na yung mission doon. Huwag kayong umasa sa support ng iba. Huwag kayong umasa na may magbigay sa atin ng building. Huwag kayong umasa na magbigay sa atin ng sasakyan. Huwag kayong umasa na may pasna na yung pastor nyo pakainin ng iba. Dapat kayong magpakain sa pastor nyo. Sabi ko sa kanila. At sa awa ng Panginoon, sige po, pastor. Lahat na sinasabi ko sa inyo, sinabi ko po sa mission natin. Uulit-ulitin ko, magkaka-church building kayo, kung lahat ng totoong membro na tao, yung pera nila sa bangko, magaya na sinabi ko sa mission, hatiin nila at dalhin sa gawa ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Proverbs 14 verse 22, pag nandiyan na kayo, sabay-sabay ninyong basahin. Kasabi dito, ako na lang magbabasa, in all labor, there is profit. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, lahat ng in-invest mo sa Panginoon, lahat ng ginawa mo sa pastor mo, basta yan ay para sa Panginoon, ay merong ibabalik sa iyo, Panginoon. Nagalating pala na hindi mo sukat kakalangin na ibibigay sa iyo. Yun na yung biyaya sa Panginoon. Personal, magkita pa tayo sa gawain ng Panginoon, huwag kang magkalala, maubusan ka ng pera, huwag kang magkalala, nagkasakit-sakit ka na, huwag kang magkalala, ang dami mo lang silang advice para sa Panginoon. Sabi niya po sa Panginoon, your labor is not in vain. Amen. God bless you.